Okay, now we have Captain Marvel, Yon Rogg. Yes. Si Yon Rogg, yung actor na nag-play sa kanya sa movie, si Jude Law. Now, ang alam ko kasi, hindi talaga Yon Rogg yung ipapangalan nila sa figure ito. He was to be a... Army build character. Yes, parang sasabihin so na na, or Star Force agent. Parang ganun yung mangyayari sa kanya. Wala siyang alternate heads, to be honest. So, wala siyang alternate head ni Jude Law. So, mukha siyang regular Star Force goons. Ang ganda nung role ni Jude Law dun sa movie. Siya yung mentor eh. Magiging mentor ni Carol Danvers, pero... While she's controlling the power, parang tinitrain siya ni Jude Law. Pero kasi for the figure, hindi ko nakikita na siya si Jude Law. Pero, let's see pa. Kasi sa comic book, kasi si Yon Rogg siya yung villain na nag-create kay Captain Marvel. So, di natin sigurado kung villain or friend siya. Pero kasi pag tinitingin mo yung figure, parang I don't know. If you want to build the whole Star Force, maybe. Ito, meron ka meron ka ng goons. Meron kang goons. So, kaya part member. Pero dun sa side nung box, may kita mo yung si Jude Law, di ba? Yung face, yung mouth part ni Jude Law nandun. So, yun lang yung nakuha natin kay Jude Law. Yung mouth part ni Jude Law. But everything overall, mukha siyang tough siguro sa movie. Let's say para siyang RoboCop or Judge Dredd. Mukha siyang leader. Mukha siyang leader Star Force. So, yeah. Let's see muna how it would look outside of the figure. Pero kasama niya yung back part nun dun sa yung body yung part. Yung torso. As you can see, meron siya ng handgun. Meron siya ng suit niya. Looking at this, in this picture, man, okay siya eh. Okay siya. Parang, ang ganda nga lang for me din, masyado malaki yung paa para dun sa ulo. Yung ulo din medyo malaki. So, baka... Hindi. Parang maliit nga yung ulo, tapos malaki yung paang part. Maybe you can see it, man. Ako na, yun yung napansin ko. Pero yung buong armor niya kasi... Baka yung armor niya lang yung malaki. Diba? Pero ikaw, alam ko, trip mo yung buong armor niya kasi yung ganda ng pagkascope. Ako, I can't deny it. Gusto ko yung mint, I think it's not green, pero parang mint green yung kita ng mata ko. Pero yung buo, yung pagkascope, nung parang nakasuot siya ng heavy armor. Like a soldier siya. Meron siya ng parang sa, sa wrist niya, parang guns at a torl. Gun or shield? I think so, shield. But yeah, we'll see it in the movie. Pero okay siya Jude Law face. Nalang, for me kasi... Still, hindi ako masyadong mabenta. Meron siya nung logo ni Captain Marvel, yung star. Logo yun yung star first. Parang, di ba, hindi natin sigurado eh. Pero meron siya nung parang helmet, meron siya nung fin, katulad nung kay Janice Bell. Pero maliit lang. Pero nakikita ko talaga is either mukha siya Nova Corps, remember? Actually, mukha siya, mas close siya sa Nova Corps, wala na siya ng Nova Corps colors eh. Okay, para talaga bro, Judge Dredd. Sinabi ko sa'yo, yung buong look niya, puro siya sa Judge Dredd. And, yung boots niya is big. Yes. It's big. So, yung, alam mo eh, articulation niya, of course, double-jointed na. Parang essential na ngayon yan sa Marvel Legends nila. Pero, ang hirap i-bend. The same problem with Janice Bell. Masyadong tight. Diba? Masyadong parang thick yung thighs and everything. Thighs, and, add mo pa yung boots. But overall, it's a good figure. Para sa'yo, I think you like it. I like it, pero... I wanna see the movie first. Baka magbago yung taste ko. Pagkakita ng movie. So, next one is we have... Si Marvel's Grey Gargoyle. So, itong toy na to, parang kasama nun sa wave na to. Wala talaga siya sa movie. Parang the obscure one. Obscure one. Para lang may masama sila. Na iba pang obscure character. Hindi ko kilala si Grey Gargoyle. Me too. Ngayon ko lang nakita na may ganyan palang character sa Marvel. Parang sobrang Z-tier siya. Pero, among everyone, parang ang ganda ng mold niya eh. Yes, parang gumawa pa si Marvel, yung Hasbro ng mold para lang sa kanya. Pero, di ba, mukha siyang gargoyle. Mukha siyang stone. And nakikita ko yung mga nagko-custom na figures niyan. Meron silang sinispray na nagmumukha stone. Parang spray na parang meron nung hint ng parang cement. Parang ganun. So, ito, as you can see, parang yung, ang ganda, nag-complement yung blue and gray sa kanya for some reason. Tapos kamukha niya si James Jones na James sa Spider-Man. So, yung face niya, mukhang hinahanap niya si Spider-Man na kung meron siya bagong superpower. Tapos pag-zoom sa face niya,
para siya si Freddie Mercury yung tsura niya. Pero tama, all tama. In all, maganda. Okay, siya eh. Maganda diba, parang... I'm shocked in this figure. Para kasi ako nagustuhan ko siya. Nung una, para tayong, sino ba yan? Pero nung nahawakan na natin siya, parang... Ang ganda. Pwede siya eh, di ba? Even yung dun sa buong armor niya, anything, yung kamay. Yung kamay, yung blue lining, meron siya parang claw. Parang big hand claw. Even in the feet. Yung feet niya nga, parang feet talaga eh. Kasi meron, may kita may parang toes. Tas yung, as you can see, parang maganda yung detail, yung finishing details yun sa ano niya, sa body niya, para talagang stone, kasi may mga tuldok-tuldok na nagbumuha talaga siyang stones. Pero obscure character, that's obscure why character. I like it. Yung articulation niya, of course, double jointed pa din, but parang si Jennisville din, a bit heavy. Nga lang, siguro mas nabibend ko siya, nga lang hindi nag-reach yung back part. Pero ito kasi nabibend mo ng todo kasi yung cape niya nakahiwalay sa kanya. Nakahiwalay sa kanya, yeah. Pero overall ako, gusto ko yung figure. Obscure character. If you're gonna add it in your collection, at least parte siya, di ba? Let's say parang Whirlwind, yung doon sa wave, di ba? Mga Z-tier, mga ano, mga jobbers na character. But still, gusto mo kasi porti siya nandun sa comic book. But yeah, I really like it, rather than Jennisville, but yeah. And next one is yung back na. The complete back. Yung pre-century na back. And now we have the complete back part. Meron siya no, complete yung head, torso, yung legs, at yung arms. Actually, it comes with the whole figure naman. Pero para sa akin, gusto ko yung back actually. Parang para siyang Sentinel ng X-Men pero pandak is ang laki. Hindi siya ang katulad nung sa Sentinels na ang tangkat at ang thin. Pero parang ang chunky niya, ang maliit siya. Chunky niya. Pero mukha talaga siyang bubugbugin ni Captain Marvel sa movie. Most likely. Sana kung nandun siya, makita natin to para may purpose yung buong buff. Pero all in all, nagulat ako sa articulation. Yes, me too. Ang smooth ng mga movement ng arms. Hindi ko in-expect na mapopose mo siya ng madami. Yes, actually. Ang ganda nung movement ng feet. Hindi yung para nag-click pag binibend mo. Hindi smooth siya. Hindi siya stiff character eh. Parang hindi ko nakikita na stiff character siya. Maganda yung molding. Even in the hand. Yung meron siya parang exhaust dun sa hand. Parang siyang yung repulsor blast ni Iron Man. Yung ganun yung itsura niya yung tao eh. Pero meron siya nung flat of head. Meron siya nung flat head. Mukha siya si Frankenstein. Tapos yung face niya parang si Apocalypse dahil dun sa lips niya. Mouth, you know, sa mouth part niya. Pero yung colors niya talaga eh. Same nun sa X-Men Sentinels. So, baka ito yung the closest we get to a Sentinel. So, parang, if you're gonna get the bat, parang mas maganda na you have like 3 of it. Hindi ka naman sinasabi na bili mo uli yung buong wave. Pero kung makakabili ka ng separate na ng buff, parang mas bagay siya na may kasama siyang squad. Rather than na mag-isa siya eh, diba? Mukha talaga silang sentry. Mukha silang grupo. Pero yung pinaka nagustuhan ko sa nagawa, may dynamic pose siya eh. So imagine mo, diba, na-pose natin siya na mukhang tumatakbo siya, na-pose natin siya na ikipaglaban siya dun sa figures. Okay siya. To be honest, okay siya. Hindi siya yung parang stiff na limitado yung galaw niya. So, for me, kung just rating in Babs na mo sa wave, it's good. It's good because of the articulation and yung unexpected feeling na pwede yung magawa. But wala siya ng feeling na parang si Mbaku nga. Parang, oh, I got Mbaku. Yun ang parang yung height niya and everything. Doon niya ako na surprise eh, na back pala si Mbaku. Rather than a separate figure, diba? Separate figure, parang it's nice kasi ano yung nakita ko yung buff na Mbaku, sobrang detailed. Paint yung face, niya, yung hair niya pa lang. So I hope kasi napanood natin yung Black Panther. So I wanna watch this one and baka magbago lang talaga yung perspective ko for the whole figure. Yung taste natin. Baka nga masurprise pa natin itong toys at baka mas lalo pa natin ma-appreciate siya afterwards the movie. But yeah, yun yung total ko, man. For you, ano yung these tatlong figures to, sino yung pinakauna mo? Una ko si Grey Gargoyle, kahit sobrang obscure niya. Ang ganda ng details eh. Hindi ko na-expect na sina-caught off guard ako na ang ganda niya nung hinawaan siya. Tapos susunod ko si Yon-Rogg. Kasi medyo ano siya eh, generic siya eh. Parang wala, okay, magiging number one siya kung meron pa siyang kapatid. Meron siya si Jude Law siya. Kung meron siya ng Jude Law face. Pero wala eh. Pero yung essence nila na siya si Jude Law. Meron ako may kita yung mouth part ni Jude Law. So, tapos pangatlo ko yung back. Pero maganda naman yung back eh.
It's good for a substitute for a sentinel. Uh-huh. Ako, my top one is, to be honest, Bak. Kasi gusto ko talaga yung mga Bak. Mm. Alam mo yun, even from the Apocalypse Week pala, even in Juggernaut, trip ko yung Bak. And I like na meron ako nakuha na ganitong character. And yung height niya, siguro pag binis na sa other figures, sakto eh. Mm. Sakto eh. Parang I like na merong bigger enemy yung character. But number one siya, number two is Grey Gargoyle. Like, kahit nga sobrang Z-tier, I'm happy to have it. Unexpected siya na ano na toy. Na nilabas. I'm happy na nilabas na Hasbro kasi what if out of nowhere, biglang si Grey Gargoyle lumabas sa isang comic book o ganyan na biglang mas sobrang nagustuhan siya ng tao. Baka nga na sa movie pa siya eh. Cameo lang siya sa movie. Ano, merong Gargoyle doon na naglalakad eh. Pero yung pangatlo ko is, you know it, is si Janice Bell. Because, of course, wala ngang... Yanrog. Yanrog ba? Yanrog. Si Janice Bell isa, si Yanrog. Ang ayoko kasi, yung head, man, yung head. Mm. If I'm gonna build Star Force, sige, I like you. Malay mo, yun yung magbago sa akin pag nakita ko yung squad na magkakasama na. But for me, nasa 3 pa rin muna masyado. Magiging number 1 sa akin si Yanrog kung may alternate head pa siya. Yun na yun, Hasbro, kung may alternate head lang. But overall, really good figures. I really like the wave. Yes. And for me, yun yung buong rating talaga nila. Na okay siya. It's an okay wave, but you have to watch the movie. You gotta repeat that. Yes. Actually, maganda. Mas lalo ako na-excite sa movie. So, my time movie. Mm. So, I really like the wave. How about you? Yeah, me too. I really love it. Ang ganda ng mga figures. At the same time, diverse yung mga characters. Diverse yung characters. Kahit obscure yung iba, maganda yung figures. And if kahit di pa natin nakikita yung movie, I feel na meron akong nakuha piece from that. And ako talaga, go-to ko is my number one figure still Captain Marvel ng original outfit niya. I know, iba yun sa'yo, but for me, siya talaga. Like, for me pa rin talaga yung ano, si yung may hawak niya si Goose, yung naka-fly jacket siya. For me, perfect yung figure. Ang ganda. And okay, si Nick Fury and everything. Nick Fury. I'm excited to see the movie. How yeah, about me too, me too. But I want to see how badass Carol Danvers is and Captain Marvel is. And paano magiging, as in, talo si Thanos ba talaga sa kanya. I would love to see that, diba? Yes, that yes, woman power. Mm-hmm. That woman power. And for me, okay, kasi we've been reading Captain Marvel even before. Yung sa Secret Wars pala. Uh-huh. May mga gusto tayong timelines niya, version niya. Miss Marvel times pa niya. Uh-huh. But now seeing her as Captain Marvel na parang sinasabi, ang ina-advertise nila Disney is, yan yung pinakamalakas na character being. Na-character nilang yun. Na talaga Thanos could be defeated. Oh, I wanna see that. How would they do that? Yes, especially me too. Brie. Allison Bree. Ano ba Allison Bree as a parang mag-play kay Captain Marvel. Di ba siya magdadala ng torch eh, yes, of the strongest character in the Marvel MCU. I really hope na maging maganda yung movie. Mm. Now, guys, thank you so much for watching our review. Yes. That is our first review and gusto namin siya share. Mm. Here in, well, Happy Web. We like to share happiness. Spreading joy to other people kung ano yung mga ano, likes sila, hobbies sila. For us, hobbies namin to. Hobbies namin si figures, comic book, video games, everything that makes us happy because we work. Mm. We work from the morning to the evening and ito yung release of stress namin. Yes, 9-to-5 yung work namin. So, ito yung, kumbaga, ito yung pang stress namin, stress relievers and namin. And it's a good bonding for everyone. Yes. And it's a conversation that you would love to talk about. Now, for us, we're actually going to sell the whole figure in our page. So, if you're interested and you want the whole wave, just contact us and it will be up in the site. At the same time, I'm gonna buy myself one. Ego. Yeah, me too. I would love to get the Captain Marvel. And meron pala yung binary form siya. So maybe I'm gonna look for that. Yung kulang natin. Mm. Wala kasi dun sa mga pinunta nating start, wala yung binary form. But I think ikaw kukunin mo yung with Goose. Kukunin ko yung may with Goose and baka si yung Minerva. And for me, good job Hasbro.
looking forward for more. Mm. Excited ako sa susunod na wave. I'm excited for the Caliban wave din sa X-Men. Yes. At the same time, sana makakuha tayo nung buong set nun. Maybe baka i-review namin yun in the future videos. We're not sure. We're in Manila. Hindi tayo sure kung nakukuha natin lahat actually. Here's to hoping na makuha pa rin natin siya. At the same time, gusto ko yun sa Annihilation. Okay. Parang okay yung mga hints nila. Maybe we're gonna make a review dun sa mga hints sa toy fairs ng mga bagong figures. Who knows? But thank you for supporting us at the same time. We hope that we spread happiness. Yes. Na sana maging masaya rin kayo sa review namin. Sorry if sobrang... Hindi pa na control. We just wanna put things that we are happy and excited about. Yes. I hope na nakatulong itong review namin na ma-convince namin kayo na bumibili niyo yung toy. Yeah, you, 100% you buy the toy. Support na rin to sa movie. Oh. Support na rin sa Marvel na sinusuporta natin sila din sa I just say for Hasbro. For us, thank you. Like, follow, share our page to your friends with the same interest. Mm. And we'll talk about it in the comment section. If you got questions and ganyan, we would love to answer it. Mm. At the same time, please enjoy and always share happiness. Thank you. Bye-bye.